Gusto mo bang magnegosyo kahit sa maliit na puhunan? Alam ko na maraming gustong magnegosyo pero ang pumipigil sa kanila ay yung capital, yung malaking pera. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka na pwedeng mag-business kung maliit or wala kang puhunan. Marami namang negosyo na nagsimula lang sa maliit na puhunan or kahit nga sa wala hanggang sa lumaki ito ng lumaki. Imbes na mag-isip ka ng mag-isip kung saan mo kukunin ang malaking capital para sa pangarap mong business, ang kailangan mong gawin ay kung paano mo ma-maximize ang pera na meron ka ngayon. Kaya panoorin mo hanggang dulo dahil magbibigay ako ng 5 negosyo tips kung paano magnegosyo sa maliit na puhunan. At ang isa pang walang kapuhu-puhunan na pwede mong gawin ay i-like ang ating video para sa YouTube algorithm. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, mag-umpisa sa kung anong meron ka. Para makapag-umpisa kang magnegosyo sa maliit na puhunan, ay kailangan mong alamin kung ano-ano ba ang meron ka ngayon. Dapat mong maunawaan na hindi mo naman need na magkaroon muna ng 1,000,000 na puhunan ng mga brand new na equipment o lahat ng karunungan tungkol sa business bago ka mag-umpisa. Huwag mo nang antayin na magkaroon ka pa ng 1 million. Huwag mo nang antayin na magkaroon ka pa ng mga brand new equipment o lahat ng karunungan sa business kasi nga wala ka nun. Huwag ka na mag-focus sa mga bagay na wala ka naman ngayon. Mag-focus ka sa meron ka. Eventually naman, lahat ng wala na yan na naisip mo ay makukuha mo rin basta ang importante ay mag-umpisa ka ng kumilos. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ba ang meron ako na pwede kong gawing negosyo or na makakatulong sa itatayo kong negosyo. Number 1, meron ba akong skills? Ano ba ang mga skills ko? Marunong ba ako magluto? Marunong ba ako magsulat? Marunong ba ako magtanim? Magaling ba ako sa computer? Magaling ba ako mag-ayos ng mga bagay-bagay at iba pa? Ilan lang yan sa mga skills o mga talent na meron ka ngayon na pwede mong gamitin. Number 2, ano ang resources ko? So magtingin-tingin ka sa paligid mo, sa bahay mo, sa mga kapitbahay mo o sa barangay nyo. Tanungin mo ang sarili mo, ano ba ang pwede kong gawin sa mga bagay na naandito na pwede kong gawin sa negosyo ko? Or na pwedeng makatulong kahit papaano sa itatayo kong business? Baka sa bakuran mo ay may mga tanim kang prutas o gulay, so maaari mong gawing business yan. Halimbawa na lang, may mga tanim kang mangga, so pwede mong itasin yan tapos ibenta ng per kilo. Or what if pwede mong gawing mango shake or mango na ice candy? O diba, may business ka na, may sarili ka pang product. Kaya ganyan dapat ang gawin mo, mag-focus ka sa skills, sa talent na meron ka at sa mga bagay na nandyan lang sa paligid mo. Doon ka mag-focus, gawan mo ng paraan at diskarte. Pwede mong gawing business yan. Number 2, saan ka magaling at ano ang alam mo? Isa pang pwede mong gawin ay gamitin kung ano yung knowledge mo or experience mo. Ano ba yung mga natutunan mo noong nag-aaral ka pa? Or ano rin ba yung mga natutunan mo noong nagtatrabaho ka? Or ano ba yung mga ginawa mo noong araw pa na makakatulong sa business mo? Maaari kasi na ang dati mong trabaho ay pagiging teacher, pero nagbabala ka rin na gusto mong magnegosyo. So dahil may experience ka na at alam mo yung pasikot-sikot sa mundo ng pagtuturo, malaki ang posibilidad na magtayo ka ng sarili mong school. Kagaya na lang sa tita ko na meron ng sariling school. So ganun yung ginawa niya. Hindi mo naman need ng malaking puhunan agad sa ganito. Pwede ka naman mag-start munang mag-tutor sa mga bata. Then, dahan-dahan kang mag-scale papunta sa pagkakaroon ng maliit na school, kahit sa maliit na bahay lang or pwesto, hanggang sa lumaki ng lumaki. Kaya kung nagtatrabaho ka pa ngayon pero alam mo sa sarili mo na gusto mong mag-business balang araw, ay aralin mong maigi yung trabaho mo. Alamin mo yung ins and outs ng trabaho mo. Paano ba yung pagkuha ng customer, paano ba yung ginagawa ng company para ma-close yung mga deals, paano yung mga proseso, sino yung mga supplier, etc. Kasi lahat yan, ma-apply mo sa business mo once na mag-decide kang gawin ito. Hindi mo rin naman need na mag-resign agad kung gagawin mo yan kasi pwede namang pagsabay ng trabaho at ang pagnenegosyo o yung iba pang side income mo. Posible yan, maraming gumagawa niyan at isa na ako doon dati. Kaya huwag kang mayamot sa trabaho mo at gamitin mo lahat ng matututunan mo at may experience mo para mas madali yung transition mo sa pagnenegosyo. Number 3, ilagay ang negosyo sa may bumibili na market. Sa business, ang isa sa importante ay yung location. Saan mo ba dapat ilagay yung negosyo mo? Wala namang problema kung yung pwesto ng business mo ay sa bahay mo lang. Okay din yun. Pero kailangan mo rin maintindihan ang pagkakaiba ng pwestong nasa bahay lang versus sa pwestong may bumibili.
Sabihin na nating nagtayo si Juan ng tindahan sa bahay nila. Pero itong si Pedro naman ay sa palengke. Sino sa tingin nyo ang mas kikita at papatok? Tama, syempre si Pedro. Kasi yung pwesto niya ay may mga taong bumibili. Although may bibili rin naman sa lugar ni Juan. Pero higit namang mas marami ang bibili kay Pedro. Isipin mo, bakit ka ba nasa palengke? Diba dahil may bibilhin ka? Maaring bibili ka ng isda, ng manok, ng baboy, ng asukal. Pero pag nasa bahay ka lang ninyo, most of the time hindi ka naman bibili or wala kang intensyon na bumili ng marami. Kaya mahalaga yung paglalagyan mo ng pwesto. Dapat sa pwesto na may bibili talaga ng produkto mo dahil number 1, mas kikita ka at mapapaikot mo agad yung pera mo. Number 2, hindi ka na mahihirapan sa pag-promote sa negosyo mo. Dahil sa negosyo, importante rin naman yung exposure mo na makikilala ka ng mga customers. Kaya pagbago ka pa lang, automatic, wala namang may pakisayo at nakakilala sa'yo. Ganun talaga. Kaya may mga business na nagbibigay ng mga flyers, yung iba nag-FB ads pa para lang makilala sila. So kung nasa tamang location ka, somehow hindi mo na kailangan gumastos pa para sa mga ganitong promotions. Mas makakatipid ka. Subukan na yan dahil yung grocery namin nasa tamang market talaga nakapwesto. Kung bagong viewer ka sa channel na ito, please subscribe and hit the bell button para hindi mo ma-miss out ang mga bagong videos natin linggo-linggo. Thank you. Number 4, isipin ang cash flow. Sa pagnenegosyo, kahit malaki o maliit na puhunan ay importante ito. Pero mas kailangan mong pagtuunan ito ng pansin kung maliit talaga ang puhunan mo. Kasi maliit lang yung margin of error mo. Kumbaga wala ka namang sobrang pera, pantapal kung sakaling pumalpa ka dito. Kaya importante na alam mo kung saan lumalabas at pumapasok ang pera sa loob ng business mo. Kailangan mong mamonitor yung mga expenses mo at yung nagiging income ng business mo. Siyempre dapat ay dun ka sa positive cash flow para tuloy-tuloy lang ang takbo ng negosyo mo. Although may mga times talaga na mahina, na walang benta, pero part ng business yon. Kaya kung may mga expenses ka na pwede mong tanggalin, tanggalin mo muna. Baka may mga trabaho na pwedeng ikaw na lang munang gumawa, mas magandang gawin mo na para hindi ka na magbayad. Baka rin may mga resources ka sa paligid mo na maaaring gamitin mo imbis na magbayad ka pa para sa brand new. Kung kaya mo rin na hulugan buwan-buwan yung isang bagay para hindi mabigla yung puhunan mo ay gawin mo rin. Kapag nag-umpisa ka naman sa business, makakahanap ka naman ng mga matitinong supplier na maaari kayong mag-usap tungkol sa mga terms or mga kasunduan na posible kang magbenta ng mga produkto nila na hindi ka kaagad magbabayad pero babayaran mo lang after ng 3 days or 7 days, etc. Depende sa usapan nyo. Kumbaga ay nagbibenta ka ng product ng libre. Ito ay isang way lang para tuloy pa rin yung tamang cash flow sa business mo. At isa pa ay kailangan mo rin ma-realize na wala ka talagang sasahurin sa business mo lalo na sa umpisa, sapat na yung kumakain ka lang sa araw-araw at pambayad sa pwesto, sa produkto mo or sa tao mo kung meron ka man. Number 5, mga kakilala mo. Kung maliit lang rin ang puhunan mo, need mo rin ma-identify yung mga taong kilala mo na maaaring makatulong rin sa business mo. Baka may mga kaibigan ka na mga negosyante rin na pwedeng tumulong sa'yo. Maaring maging supplier mo rin sila, malay mo. Maaring may mga kamag-anak or mga kaibigan ka na posible mo palang maging katulong sa business mo. Although hindi naman lahat ng kamag-anak or kaibigan mo ay magiging matagumpay mong katulong sa business mo. Yung iba ay maaari pang manghila sa business mo pababa. Pero ang punto lang dito ay kapag kasi mga kakilala mo or mga kamag-anak mo na tutulong sa'yo, most of the time yung mga matitunong na yon ay hindi ka dyan magbabayad ng sobrang mahal. At baka nga makalibre ka pa, parang presyong kaibigan lang kumbaga. Gaya na nga lang sa akin na naging tindero ako sa tindahan namin noong ako ay bata pa. Siyempre wala naman akong sahod. Kung meron man baka pamerienda lang or 20 pesos. Kaya importante ang malaman mo yung network mo dahil isa yan sa makakatulong sa business mo. Bago tayo matapos sa ating video ay i-follow nyo na rin kami sa aming FB, IG at TikTok page. In summary, itong 5 negosyo tips kung paano magnegosyo sa maliit na puhunan. Number 1, mag-umpisa sa kung anong meron ka. Number 2, saan ka magaling at ano ang alam mo. Number 3, ilagay ang negosyo sa may bumibili na market. Number 4, isipin ang cash flow. At number 5, mga kakilala mo.
Kita-kit sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood nito. Kung natuto ka, ay dapat kang mag-subscribe at pakiclick na rin ang bell upang ma-notify ka pa sa mga susunod pang mga videos. Pakishare na lang rin sa mga kaibigan natin gustong matuto at yumaman. Thank you and God bless!